So what's up mga ka-gadget? Ito yung gagawin natin ngayon. iPad Mini 4, ibang unit na naman. Naka-update siya sa 3.7. So dito makikita natin hindi siya naka-jailbreak. So kailangan i-jailbreak natin siya bago natin siya i-bypass. So tara, wala na ako. So una yung pang-jailbreak ko kasi nakamak ako. Shit, ang ingay dahil dumadaan. So yan, maraming ang dumadaan na tricycle kaya medyo mahingan. So ang ipang-jailbreak natin dito is gagamitin ko is Mac. Aso na lobat. So, may big problems tayo ngayon. Dito, ang gagawin ko rito is i-jailbreak ko yung unit. So, kaya ako binuksan tong isang FRP file, iCloud bypass, kasi pag hindi ito nakabukas, hindi niya dinidetect na jailbroken na yung unit. Una gagamitin natin gel pan jailbreak dito is yung version ng checkrain na gagamitin ko is 10.2. Antayin nyo lang siya mag-recovery. Then pag-recovery, start natin. Then saka natin i-dave yung mode. Wow, grabe talaga. Oh, binomba pa. Binomba pa talaga. So start, antayin natin mamatay yung unit. Then after mamatay ng unit, nabuhay, hold natin ng sabay yung power at saka home button. Antayin natin siyang mamatay. Pagkamatay ng unit, 3 seconds, bitawan power button, then antayin natin siya mag-DFU mode. Ayan, DFU mode na.
tapos na natin siyang jailbreak, punta na tayo kay Windows. So detect siya rito, hindi na naman siya na-detect ng jailbreak. So ulitin natin siya. So ayan, nag-connected na and yes. So ang gagawin natin dyan is anti-third bypass natin. Tayo na siyang matapos. GSM to ah, mga nakakabos ah, mga GSM siya. So try natin kung makakapasok na nga siya. So yun, bypass na. So check nyo po. Ayan. So, next, setup letter. Letter saya. Don't use password. Check natin kung yung update niya naka-hide. Met pa pala to. Sa reset. So, yun, nawala yung reset all settings erase niya. Wala na yan. So yun na nga no, mga ka-gadget, check natin yung kanyang update. Ano yung update? My God! So naka-hide na nga yung update niya kasi wala na rito. So ayun mga ka-gadget, patayin natin. Then buhayin natin.